Bukod sa pagbaha, problema rin daw ng mga taga-Pangasinan ang mga naiipong basura at ang mga pagtaas ng kaso ng sakit tuwing tag-ulan. Kaya naman handa na raw silang sakaling maapektuhan sila ng Bagyong Helen. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Plastic, pira-pirasong kahoy at sanga. Ilan lang ang mga ito sa samot-saring basura nagkalat ngayon sa baybayin ng Lingayen Gulf sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ayon sa Dagupan City Waste Management Division, taon-taon nilang problema ang basurang napapadpad sa dagat tuwing maulan ng panahon. Inaano daw ng baha at ilog ang basura mula sa ilang bayan sa Pangasinan. Ito yung mga basura galing taas ng headway upstream from San Manuel and that part of siguro sabihin natin Manawag, Binalunan, and then of course this is Lingayen Gulf, possible source din ay manggagaling sa La Union. And Dagupan City happened to be a coastline. Kahapon, sinimulan ng hakuti ng mga residente ang basura. Ito ay para mapanatili raw ang ganda ng beach at bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Helen. Ang mga taga San Carlos City naman, alerto rin ngayong may bagyo. Bagamat nakauwi na ang lahat ng inilikas dahil humupa na ang baha, handa pa rin naman daw sila kung sakaling babaha. Tuloy-tuloy naman ang pag-alalay sa kanila ng lokal na pamahalaan. Lahat ng barangay na nag-report naman na may mga affected families ay nabigyan naman na ng karampatang relief assistance. Tinututukan din ngayon ng Pangasinan Provincial Government ang patuloy na pagdami ng kaso ng acute gastroenteritis at typhoid fever sa ilang lugar sa lalawigan. Ito po ay sa mga bayan ng San Carlos City, Calasiao, Malasiki, Alamino City. Ito po yung mga bayan na nakikita natin na may nabaha sila at may kontaminasyon sa tubig nila. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas. Baha